partner ba sa doon eh. No. Nagkakutas butas. Ano? Siya. Ha? Yung corn. Ito din ba yung ano? Yung spring onion? Habe? Yan din spring onion. Ayan yun yung maliliit lang. Kikita ko nagkakaroon ng butas yun, talong. Nagkakabutas. Talong. Thank you.
Ayan mga ka-wonders, ayan na naman si Mrs. So, pangalawang gambol na niya to sa tanim nating talong. So, medyo malalaki na guys yung talong natin. Kaya lang di siya maganda. Medyo may kulubot yung kanya rin, yung dahon. So, ayan guys. Tapos may butas din. So, siguro makaka-recover to after ng kan. Ng sitaw natin dahil nakakakunding kasi pagka may sitaw talaga nakasama. So ayan guys. So ayan ang lady farmers, lady farmer. So si Mrs. siya tagagambol natin. So galing magpala ni Mrs. Yeah. Yung yan guys, oh, tama po ba? Kayo na po ang humatol kung tama po yung ginagawa ng aking misis. So yan. Kung mapapasin nyo guys, yung sitaw natin, walang dahon. So ang ginagawa ko po kasi guys sa pan natin sa kamatis, ay sa kamatis, sa sitaw. Tinatanggal ko na po yung mga dahon niya. Ayan guys, bagsak na. Kaya ko po tinanggal yung dahon para yung talong ay masikatan ng araw. Kaya tingnan nyo guys, parang wala nang kan. So ang tinitira ko na lang po guys, katulad nito, medyo magulang na, tinatanggalan natin yan. Ayan, kasi magiging lilim pa yan sa ating talong. So hindi naman na rin na gaganda yan guys. Madaming insekto na nandyan kasi guys sa ilalim ng mga dahon yan. So kapag natanggalan natin, nabawas-bawasan na natin yan, medyo maganda na yung circulation ng hangin. So ayan na po si lady farmer, napakasipag po niya. Tingnan nyo guys, ilang piraso pa lang natuligan, napapagod na daw. Uy, may maganda yatang naligaw dito tayong talong guys. Oh. Nalapad ng dahon. Iyo. Uy, malalaki na siya. Yan. So, yan guys. Oh. Malaki na siya. Update ko, yan po ang update ko na sa inyong, sa ating tanim na talong. So yan, medyo malaklaki na siya guys. So lapit na siya maglabas ng kanyang sanga dito. So, lagyan natin siya ng abono guys, 3x14. So ayan, ginit na ako siya sa pagitan ng sitaw at sa kanang ng talong para sumipsip din yung bahagya yung tanim natin guys na sitaw. So yan naman, hindi pa naman kakainin yan guys mga ka-wonders, hindi pa nyo makakain yung pataba na yan. Kapag napatubigan na natin, saka pa lang yan gagana. So dahil kailan lang naman tayo nag-itcha ng nagbigay ng abono sa ating tanim na talong, so ngayon pa lang niya kinakain. Kaya medyo berde pa yung, papansin ninyo, berde pa yung kanya. Yung, ito naman guys, wala nang problema, kaya lang eh, pangit lang siyang tingnan. So, ang mahalaga guys yan yung mga susunod na dahon. Dahil ito, itong mga to, matatanggal pa yan. So, habang tumataas siya, lalapad guys ang dahon yan. So, dun natin sila kailangang alagaan talaga. Yung pag palaki na siya kasi siguro kung natin spray natin siya ng pandahon guys. Yun guys, may bunga pa.
ating tanim na sitaw. So, mapapansin nyo guys, yung ito yung kamatis na ating tanim. Hindi na pa ako siya kasi hindi ko siya ibabalag. Dahil pag binalag ko siya guys, mahihirapan ako lalo dahil tataas siya. Tapos katabi niya yung kabilang talong. Kaya baba lang siya para hindi siya hindi magsasalubong sa taas yung talong at yung kamatis, para nakababa lang siya. So since tayo naman ang mamimitas, o mag-iingat na lang tayo guys. Titingnan natin na medyo makilid kasi ang pagitan guys. So wala naman talaga sa plano tong kamatis na to guys, tumubo lang dyan, kaya inilipat ko dito. Nagbunga naman siya. So kung mapapansin nyo guys, may mga bunga na siya. Ayan, may mga bulaklak na. Talong lang talaga guys sana dito. Yan, ang pagitan sa kayo, yung kabila. Yan, medyo mapapansin nyo, malayo. So okay sana yung pagitan yan. Yan nga, naisipan natin ilipat dito sa gilid. So tingnan natin kung yung ano yung kan yung mangyayari guys. Pag kasi itong talong na to masupang to eh, pwedeng ang gawin natin guys ay itatali natin yung sanga. So after nating ng sitaw, babaklasin ko na lang guys to. Yan, tanggalin ko na lang to. Ito yung itatali ko sa isang gamit pa lang naman to. So pwede pa yan, saka tag-araw naman yan. Itatali natin sa mga sanga ng ating tanim na loobin na pagka bumulas at kumanda. Itatali natin yung sanga nung talong, para hindi siya nakalaylay. Tapos medyo ginhawa tayong mamitas. So, yun lang naman guys ang plano natin. Siyempre, hindi natin alam ang ilalabas ng bukas. Mainam din yung may plano tayo sa ating tanim na talong. So, kung nakikita nyo guys, medyo maganda-ganda na. Naaninag na siya. Malalaki na siya. So, kailangan ko na lang siyang damuhan. Kaya, ginagambulan na ni Mrs. guys. Umextra siya sa akin. So, siya daw muna. Kaya lang, nakailang piraso pa lang guys nung nagagambulan eh. Nagre-reklamo dah. Napapagod na daw siya. Hindi pa nga siya guys nakakaisang tudling. Guro sa isang tudling o isang helera guys. Ang talong ay yung napiraso ay 80. 80 pieces yun. So, meron tayong 10 tudling. Ang kanya pa lang na bibilang natin guys. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bisi-bisi 8 pa lang guys yung nagagambulan niya. Hindi pa nga siya guys nakakatapos ng isang tudling. Na hindi pa niya tatapos yung 80 pieces na isang helera. Napapagod na daw siya guys. Ayan. Ano po niya masasabi niya? Sarap po bang magbukid? Pagod. Ha? Hindi. Hindi? Sarap. Bakit? Sarap lang pag-aani. Sarap lang daw guys pag-aani. Ganun talaga. Kailangan na may tiyaga. Paano ko nga ano eh, kung mga ka-wonders, di ba? Kung gusto mo, walang hirap, puro pan lang, ani lang. So, kailangan din natin magpakahirap ng kaunti. Yan, malaking nito naman.